Okay, in-assist tayo ni Sir Adrian para ma-view natin na maayos itong kanilang Rusiflex. Ayan, tignan nyo naman, nasa kulay pa lang, tapos na ang usapan. Ayan. Ayan, tatsahan ko lang kasi screen po ito eh, baka lumusot. Kaya ingat-ingat lang. Sige sir, salamat ha. Okay, nakapag-review na po tayo nito. Siguro mga 6 months ago, sa amin, sa Santa Cruz. So na-attract nga po tayo sa ganda ng kanyang kulay. So available po sa 4 o 5 kulay. Bali ito, cyan, meron din po siyang yellow, black, white, at saka yung isa parang po blue, pero wala lang po dito. Okay, ito po yung ibang kulay na sinasabi ko. Ayan, meron siyang black, then white, cyan, and then yellow. Ito. Okay, balikan natin itong ating nakusunodahang kulay. Okay, refresh lang natin ha. Bali, ulit lang po itong ating gagawin review. Okay, dito sa kanyang headlight, maangas na headlight. Ayan, LED po ang ginamit ng mga ilaw. Hanggang sa kanyang turning signals, LED, DRL. And then pagdating po sa kanyang front tire, ito meron po sukat na 70x90x14. Bali, tube type pa po ang washing tire na to. And then pagdating sa kanyang mag wheels, ayan, ang ganda naman. Color combined na chrome at saka black. And then telescopic fork ang kanyang front suspension. And then naka single disc po dito sa kanyang front brake. Naka dual piston caliper. And then meron po siyang speed sensor. And then yung kanyang mga fork po, ayan, meron pong tatak ng resin. Then sa kanyang mga decals, ito pa rin po yung kanyang common na sticker, ayan, letter R na yellow na rusi. And then sa tagiliran po niya, ito meron po siyang flex o 125i na decals. Bali, ano po ito, fuel injected na, kaya tipid po ito sa gasolina. And then dito po yung kanya namang model name sa likod, yan na flex 125i. Reflectorized po ang ginamit or chrome itong kanyang decals. And then dito tayo sa kanyang rear tire. Bali, may sukat po na 90x90x14 dito po sa rear. And then naka drum brake po siya sa kanyang rear brake. And then single sided shock po sa kanyang rear suspension. And then ito almost the same ng tail light po ng Passion. All LED na po ang kanyang stoplight at saka turning signal at saka tail light. Okay, meron pa rin pong kickstarter ang Rusiflex 125, and then wala pong kill switch sensor ang kanyang side stand, and then meron po siyang malapad na footboard para sa ating mahabang paa. Pagdating sa kanyang instrument panel, fully digital na po ito. And then sa kanyang mga switches and button, ito po ang kanyang high beam, low beam, busina, turning signal, left and right, and then meron po, andito rin po sa baba yung kanyang hazard. And then dito po sa kabila, ayan yung kanyang kill switch. And then switch po ng headlight, DRL at saka switch off. And then ito po yung kanyang push button, electric starter. And ito maganda, meron pa po dalawang pocket magkabila. Isang medyo malaki dito po sa kaliwa, and then sa namang maliit na butas dito sa para sa cellphone dito po sa right side. And then ito po yung kanyang ignition, very simple lang. And then meron pa rin po siyang charging port. Ayan po, converted na sa USB. And then 135mm po ang kanyang ground clearance. And then sa seat height naman po ay nasa 770mm. 5 liters naman po ang kanyang fuel tank capacity. And then 45 kilometers per 1 liter sa fuel consumption. And then pagdating po sa top speed, nasa 90 kilometers per hour.